Hello guys, kamusta? Welcome back po rito sa channel natin. Okay po ba tayong lahat dyan? For today's video po, magbigay po tayo ng reaction doon regarding po doon sa nakawan, sa naiya sa terminal 2 po. Ng isang, ang biktima po rito ay isang Thailander, ano? Dinukot po yung pera niya. Grabe naman. So, pakinggan po natin yung interview ni Certified Loan sa taga Office of the Transportation Security dyan po sa NAIA. So, for me, nalulungkot ako kasi kahit tayo ay nasa ibang bansa, damay po tayo doon. Ang imahe po ng Pilipino ay talagang nabahira na naman po dahil po sa kapunyitahan ng mga taga-airport na talaga naman, Diyos ko. So, atin pong ba panoorin, ano, din magbigay tayo ng reaction. Mabubuisit po talaga kayo. Talaga, promise. Sa pangyayari bang ito, so dadaan sa screen, dadaan sa detector yung pasahero at bago siya dumating, ilalagay niya yung kanyang bagahe doon sa x-ray machine. Di ho ba? Ano po? Tama din. Ang procedure po natin dyan sa checkpoint po natin, pag pinayagan na po kayo na lumapit doon sa security check, ang una ilalagay natin yung mga gamit natin sa ano, 'di ba, sa tray. Lahat ng yung bags natin, yung relo, cellphone, wallet, kung ano man yung nasa pocket natin. Mauuna po 'yon sa ano, sa x-ray machine. Pagkatapos po ng na-divest po yung mga gamit na 'yon, padadaanin na po kayo doon sa yung aming walkthrough metal detector. Okay, opo. Dito po sa pangyayaring ito, saan kinuha yung pera? Nasaan ang pera? Ang sabi nila nasa bag daw. Siguro po, Ted, ano ang nangyari po? Yung ito, analysis lang ito ng aming investigators na nauna po kasi siguro yung kanyang bag. So, tapos hindi pa siya nakakadaan sa walkthrough metal detectors. Nakikita natin sa video parang hindi siya pinalalakad muna ng ano. Sinasabi siya na wag muna siyang dumakad. Baka doon siguro yung opportunity na pinakialaman yung kanyang bag. At pagkalampas niya, nakita na, discover na lang niya na wala na yung kanyang pera. Ganto ho. So, kumbaga, sir, kasi ang kwento nga nitong biktima, meron sa kanyang kumakausap para nadidistract siya. So, yung kanyang bag, pinadaan doon sa x-ray, and then habang siya ay kinakausap, ang presumption ho ba natin, nung dumaan sa x-ray machine yung bag, nakita ng x-ray operator, may pera sa loob ng bag, inabangan yung bag paglabas ng x-ray machine, doon kinuha yung pera, ganun po ba yun? Baka ganun po ang nangyari, Ted, nakikita nga natin, kinakausap siya nung isang tao, tapos yun po, yung makikita mo talaga yung lahat ng laman ng ating bag kasama na po yung pera. Kaya ang aming analysis, pati yung x-ray operator, hindi naman siya kasama doon sa kumausap. Baka magkakasabat po sila lahat doon sa isang checkpoint na yun. Sige, so paglabas ng bag, alam na may pera, may kumuha ng pera, and then pagkatapos nang dumaan doon sa walk-through detector yung pong biktima, syempre, siguro, ano din siya, di ba? Hindi komportable, so tinignan niya yung kanyang wallet, nawala yung kanyang pera, at doon na po din sinabi nga na ibalik mo yung pera ko. Ganun po ba yon? Tama po, Ted. Parang nagreklamo po siya. Tapos, pinakita po. Meron po kasi mga sumusunod na pasahero, hindi daw nila kasama ito. Nakikita nila na may mangyayari. Kumukuha po sila ng video. Pinakita sa kanila yung video na mayroong nakuha. Medyo siguro, baka natakot itong mga screening officers. Kaya po nila binalik siguro yung pera. So, may kumukuha, hindi kasama ng biktima yung kumukuha ng video? Parang hindi po kasama, parang dalawa lang silang magkaibigan na yung isa hindi naman din yun ang pinanggalingan ng video. Yun po ang parang pagkakaintindi namin sa story. Okay, and then yung kumuha po ng video, nung nagkaroon na nga po ng question sa nawawalang pera, nagpresenta na may video ako,
Oo, kaya may ebidensya na may kinukuha kayo dito kasi nga inabot yung pera kasi nung nakinuha, sinuksok doon sa bulsa ng isang tauhan ng OTS. Siguro para sabihin, pag hinanakon ako ng pera, wala akong pera dito. Diba? Sinuksok. Baka po, siguro, gano'n ang nangyari. Sige po. So, yun ang sitwasyon. Kaya natakot sila, kaya sinasabi, please delete the video kasi may pitokong anak. Yes. Ito ho yun. No, yun po, naririnig po natin dun sa ano na pinapupura po nila yung video. Alright, sige sir. Sir, ang sinasabi po kasi walang kabisado ng mga taga OTS nasaan ang dead spot kumbaga. Aha, yung ng CCTV, yung kumbaga kung nasaan ang walang kuha. Dito ho ba talagang ganun ho ang sitwasyon ng CCTV ho ninyo? May mga lugar na blind spot? Sir, actually, ito po yung isang pinag-aaralan namin kasi ang CCTV system po ng MIA ay hindi po control ng OTS sa MIA authority po yan. Nakita na po natin yung problema na yan at nakagawa na kami ng assessment. So, isa na po yan sa mga major priority programs ng Manila International Airport para dagdagan o enhance yung kanilang mga CCTV system. Opo, ironically nakakaano no yung hindi kayo ang OTS tapos hindi niyo kontrolado yung placement ng CCTV. There's really something wrong with the system. Pero sir, dito ho ba yung po bang kumuha ng video? Kasi dito po definitely kung dadaan ito sa kasong administratibo at criminal, kinakailangan ng statement o affidavit ng both parties, yung victim at saka ito pong kumuha ng video. Meron na ba kayong affidavit? Doon po sa administrative case, sir, hindi naman natin, kahit na wala kaming affidavit sa mga complainants, we can initiate the administrative investigation. Mm-hmm. Kung mayroong affidavit, mas maganda po sana. Mm-hmm. But nung isang gabi po, over a radio program, nakausap ko po yung naging biktima. At pinag-usapan namin na kung pwedeng supportahan yung aming intention also to pursue the criminal case. Willing na mambil na siya, so nagbigay pa kami ng contact number sa kanya. We're still waiting for them to to contact us para mai-prepare po namin yung affidavit complaint. Pero ang huwes din po mahigpit dyan sa ebidensya po ng video. Kinakailangan, meron pa yung affidavit of authentication, mga ganun po. Kinakailangan, meron na ho ba kayo nun? Para doon sa kasong kriminal nga din po dito ho sa mismong may hawak ng pera at sinuksok sa bulsa ng kanyang kasapakat yung pera? Medyo may challenge lang ng konti, Ted, ano? Kaya naipag-cognize ko kami sa Department of Foreign Affairs kung paano namin na gagawin to kasi parang baka hindi makapunta agad yung biktima rito. So, mayroon naman siguro ongoing procedure na pwedeng doon nila sa embassy natin i-subscribe yung kanilang affidavit. Titingnan po namin kung ano po ang present procedure ng DOJ at ng Department of Foreign Affairs. Kasi pa nakakuha ng mahusay na abogado yan, kikwestiyonin kaagad yung teknikalidad, di ba, doon sa video na bilang ebidensya, Yusek. Tama po, Ted, ano? Pero dito po sa wala na pong kaduda-duda dito sa administrative case, talagang mabilisan po natin to ang pagtatapos ng investigation para matanggal na natin sa serbisyo itong mga tao na ito. Pero yun nga, ang gusto namin, hindi lang po dapat matanggal sa serbisyo, dapat makulong pa itong mga to kasi hindi na ito simple violation of our regulation and policy. It's already a criminal offense. Dalawa yung klaro, pero yung nga, paano yung kasapakat nila? Yung dalawa ho, siguro madali-dali ho sa administrative, pero yung iba, paano kaya iyon? Yung sinasabing nagde-distract, tapos yung spatter, kumbaga, yung spatter sa bibiktimahin. Yun po, sir. Meron din po ng mga CCTV na mga camera. So, tinitingnan namin kung mayroon bang na-capture. Hinihintay lang namin yung copy ng footage from the Manila International Airport. Nako, Yusek, ako, isa lang manong Ted ha. Kasi ang iniisip ko dyan, okay, hindi nyo kontrolado yung CCTV, merong mga blind spots. So, halimbawa, para sa mga kagaya namin ng mga pasahero at saka yung mga foreigners na dumadaan doon, ano yung assurance na hindi siya mauulit for now, na hindi pa naman nadadagdagan ng mga CCTV yung area? Ma'am, ang ginawa po natin, dati kasi ang napansin natin na parang walang supervision yung aming security checkpoint. Parang pare-pareho lang sila, salary grade 8 at saka salary grade 4. Ang kanilang supervisor ay salary grade 8 din.
So nanghiram po kami ng mga personnel namin na medyo mataas na rango sa aming... So ayun natin pong napanood yung interview na ginawa ni Sergeant Filon ano, sa taga transportation security ng NAIA. No? So, whew, grabe talaga. Ano bang nangyari sa Pilipinas? Akala natin na maging maayos na, di ba? Parang lumala pa ng lumala ngayon. Itong bagong administrasyon, ano bang problema? So, hindi po talaga nakakatawa ito kasi grabe ang garapalan po. Isipin mo, nasa loob ng bag. Sa buhatan pa. Good thing na lang talaga dahil merong naglakas ng loob na kumuha ng video. Kasi kung walang ganun, ako po, wala. Marami at marami pa silang mabibiktima. So, talaga naman. Kaya kayo dyan sa NAIA, sana naman tigil-tigilan nyo na yung paggawa ng mga ganyan. Lumaban naman kayo ng parehas. Maawa naman kayo sa mga tao. Gumagawa kayo ng kabalbalan. Hindi talaga nakakatawa yan. Sirang-sira po ang Pilipino, ang Pilipinas. Masisira po dahil po dyan sa mga pinagagawa ninyo. Kaya sana itong administrasyon na ito ay talaga naman, sana naman tapangan nila yung mga pulis natin. Kasi hindi lang po dyan, napakarami na rin pong krimen ngayon sa Pilipinas. Naglalabasan, nagsusulputan naman yun na naman yung mga sandamakbak na drugs. Sana ay ano na, bigyan ng pangil yung ano natin, batas. Parang napakalamya ngayon eh. Hindi kagaya nung panahon ni Duterte, talagang takot sila ngayon. Ako, lantad na naman sila. Isipin nyo, nasa loob ng airport, gumagawa ng katarantaduhan, gumagawa ng pagnanakaw. Di ba kayo nahihiya? Kakapal na mga mukha ninyo. Lumaban kayo ng parehas, magtrabaho kayo ng maayos. Kung di nyo mahal yung trabaho nyo, malis kayo dyan. Yun lang yun eh. Kasi dinadamay nyo, sinisira nyo buong Pilipinas eh. Kami mga OFW nagtatrabaho sa ibang bansa, sumusunod kami sa mga batas nila. Sa mga batas ng mga dayuhan. Gumagawa kami ng magandang imahay para sa ating bansang Pilipinas. Kayo naman, nandyan sa Pilipinas. Maswerte nga kayo dyan. Nandyan kayo kasama yung pamilya nyo. Gumagawa pa kayo ng kababuyan, mga putragis kayo. Diyos ko naman sa inyo. Hindi na kayo nawa. So guys, pasensya na pa. Medyo tumas dugo natin doon. So guys, maraming salamat. Kung bago rito sa channel ko, sana huwag mong kalimutan mag-like, mag-comment, at mag-subscribe. Subscribe sa ating channel. Para ganahan tayong gumawa ng mga videos. Ingat po tayong lahat. Huwag magnakaw. Huwag yung gayahin yung napanood natin mga punyeta, mga Pilipino. God bless po sa ating lahat. Peace.